Magsitayo po ang lahat. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon, ikaw ang may likha ng langit, dagat at lupa, ng buwan, araw at mga bituin, tanang nilalang sa papawirin. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagbagaling ng mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang langit at lupa ay iyong pinamamahalaan. Dinggin mo ang pagluhog ng iyong sambayanan at pagkalooban mo kami ng kapayapaan araw-araw. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Samuel, "Huwag mong ikalungkot ng labis ang pagkaalis ko kay Saul bilang hari. Magdala ka ng langis at pumunta ka kay Jesse na taga Bethlehem, sapagkat pinili ko nang maging hari ang isa sa kanyang mga anak." Sumagot si Samuel, "Paano ako pupunta roon? Tiyak na papatayin ako ni Saul kapag nalaman niyang nagpunta ako roon." Sinabi ng Panginoon, "Magdala ka ng isang dumalagang baka at sabihin mong maghahandog ka sa akin. Anyayahan mo si Jesse at ituturo ko sa iyo kung ano ang gagawin mo at kung sino ang papahiran mo ng langis." Sinunod ni Samuel ang utos sa kanya ng Panginoon. Nagpunta nga siya sa Bethlehem. Siya ay sinalubong ng matatanda ng lunsod at nanginginig na tinanong, "Sa ikabubuti ba namin ang inyong pagparito?" "Oo," sagot niya, "naparito ako upang maghandog sa Panginoon. Ihanda ninyo ang inyong sarili at sumama kayo sa akin." Pinahanda rin niya si Jesse at ang mga anak nito at inanyayahan sa paghahandog.
Nang magkaharap-harap na sila, nakita ni Samuel si Eliab. Pinagmasdan niya itong mabuti at sarili. Ito ang hinirang ng Panginoon para maging hari. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, huwag mong tingnan ang kanyang taas at kakisigan. Hindi siya ang hinirang ko. Ang batayan ko ay di tulad ng batayan ng tao. Panlabas na anyo ang tinitingnan ng tao, ngunit puso ang tinitingnan ko. Pagkaraan ni Eliab, tinawag ni Jesse si Abinadad at pinaraan din sa harapan ni Samuel. Ngunit umiling si Samuel at sinabi, hindi rin siya ang hinirang ng Panginoon. Tinawag ni Jesse si Sama. Ngunit sinabi rin ni Samuel na hindi ito ang pinili ng Panginoon. Isa-isang tinawag ni Jesse ang pitong niyang anak. Ngunit walang pinili sa kanila ang Panginoon. Kaya't tinanong ni Samuel si Jesse, wala ka na bang anak kundi iyan? Mayroon pang isa, yung pinakabata at pastol ng aking mga tupa, sagot ni Jesse. Sinabi ni Samuel, ipasundo mo, hindi natin sisimulan ang paghahandog hanggat hindi siya dumarating. At sinundo nga ang anak na ito ni Jesse. Siya'y makisig na binatilyo, malusog at nangungusap ang mga mata. At sinabi ng Panginoon kay Samuel, siya ang hinirang ko. Pahiran mo siya ng langis. Kinuha ni Samuel ang sisidlan ng langis at pinahiran si David sa harapan ng kanyang mga kapatid. At mula noon, sumakanya ang Espiritu ng Panginoon. Pagkatapos, si Samuel ay umuwi sa Rama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Si David na aking lingkod, ang hirang kong ibinukod. Si David na aking lingkod, ang hirang kong ibinukod. Ika'y nagsalita noon pa mang una sa mga lingkod mo at ipinakita yaong pangitain at ito ang badya. Aking pinutungan ang isang dakila na aking pinili sa gitna ng madla. Si David ang aking lingkod, ang hirang kong ibinukod. Ang piniling lingkod na ito'y si David, aking pinahiran ng banal na langis. Kaya't palagi ko siyang aakbayan at siya'y lalakas sa aking patnubay. Si David ang aking lingkod, ang hirang kong ibinukod. Ako'y tatawaging ama niya't Diyos, tagapagsanggalang niya't manunubos. Gagawin ko siyang anak na panganay, mataas na hari nitong daigdigan. Si David na aking lingkod, ang hirang kong ibinukod. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Dios Ama ni Jesucristo, kami ay liwanagan mo at tutugon kami sa iyo. Alleluia.
Alleluia. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw ng pamamahinga, naparaan si Jesus at ang kanyang mga alagad sa tabi ng triguhan. Habang daay, nangingitil ng uhay ang mga alagad, kaya't sinabi ng mga Pariseo kay Jesus, "Tingnan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad. Bawal iyan kung araw ng pamamahinga." Sinagot sila ni Jesus, "Hindi pa ba ninyo nababasa ang ginawa ni David noong si Abiatar ang pinakapunong saserdote? Nang siya at ang kanyang mga kasamay nagutom at walang makain, pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog ng Diyos. Ayon sa kautusan, ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain niyon. Ngunit kinain iyo ni David at binigyan pa ang kaniyang mga kasama." Sinabi pa ni Jesus, "Itinakda ang araw ng pamamahinga para sa kabutihan ng tao. Hindi nilikha ang tao para sa araw ng pamamahinga. Kaya't maging ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Tunay nga pong kay buti ng Diyos dahil hindi siya napapagod na magmahal ng magmahal sa ating lahat. Sa bawat biyayang ating natatanggap sa pang-araw-araw nating buhay, talagang masisiguro natin na kumikilos ang Diyos sa ating buhay. Ngayon mga kapatid ay araw ng Martes at kung minsan dahil sa dami ng ating mga trabaho, sa bigat ng ating mga gawain, kung minsan ang iba sa atin ay nahihiling na lang na sana weekend na lang. Weekend na. Bakit? Kasi sana Linggo na, no? Linggo na para makapagpahinga ako. Kasi sa araw ng Linggo, wala akong trabaho. Sa araw ng Linggo, wala akong gagawin. Sa araw ng Linggo, ako ay makakabawi ng lakas upang makapagtrabaho muli. At yung iba, sa araw pang ito, ay may kanya-kanyang rule pa at minsan sinasabi pa niya na walang mangiistorbo sa akin sa araw na ito dahil ito ang araw ng aking pamamahinga. Kaya aminin po ninyo mga kapatid, kahit kakaumpisa pa lamang ng week ng inyong pagtatrabaho, may ganitong feeling kayo na gusto nyo na agad na magpahinga. Pagod yarn. Ngunit para sa mga Hudyo, mga kapatid, ang araw ng pamamahinga ay sagrado. Ito ay nakalaan para sa Diyos at wala kang ibang dapat na gagawin. At kapag gumawa ka ng kahit anong kaliit na bagay, kahit iyan pa ay mabuti para sa kanila, ikaw ay nagkakasala. Ngunit mga kapatid, ano ba ang sinasabi ng ating Ebanghelyo? Ano ba ang sinasabi ni Jesus patungkol sa araw ng pamamahinga?
alam niyo po mga kapatid, para sa ating mga tao, napaka-importante ang magpahinga. Bakit? Dahil dito tayo nagkakaroon ng pagkakataon na makahinga. Makahinga sa dami ng ating mga gawain sa araw-araw. Makahinga sa bigat ng ating mga dalahin sa buhay. Makahinga sa pagod na ating nararamdaman. At sa paghinga natin, dito natin nabibigyan ng pansin at halaga ang ating hininga. Dahil sa ating hininga, sa ating paghinga, tayo ay patuloy na nabubuhay. Dahil sa paghinga ng Diyos sa tao, tayo ay nabigyan ng buhay. At hiningahan tayo ng Diyos, binigyan tayo ng buhay ng Diyos dahil sa kaniyang pagmamahal sa atin. Kaya naman, sa tuwing tayo ay humihinga, inaalala natin sa kung paano tayo minamahal ng Diyos. Sa tuwing tayo ay namamahinga, pinapalalahanan tayo na magmahal katulad ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Pahinga, hininga, ito ang mga importanteng bagay na siyang magpapaalala sa atin sa pagmamahal ng Diyos sa atin. At sa araw ng pamamahinga, tayo ay nakakahinga sa pamamahinga natin sa ating pang-araw-araw na gawain. Pero ito ay hindi nangangahulugan na tayo ay tumigil sa pagkilos, na tayo ay tumigil sa paggawa ng mabuti, na tayo ay tumigil sa pagmamahal. Kung ang araw ng pamamahinga, katulad na rin ng sinasabi ng mga Hudyo, ay nakalaan lamang sa Diyos, gayon na lamang na mas kailangan nating kumilos na naayon sa kagustuhan at kalooban ng Diyos. Kaya kung may nanghingi sa iyo, lumapit sa iyo, nanghihingi ng tulong, tulungan mo, bigyan mo. Kapag may nakikita kang kapwa mo na nahihirapan, lapitan mo, iabot mo ang iyong mga kamay at tulungan siya. Huwag kayong matatakot na magbigay ng sarili, tumulong, gumawa ng mabuti at magmahal. Kaya mga kapatid, katulad na rin ng sinasabi sa ating ebanghelyo, sa araw ng pamamahinga, pinapaalala sa atin ang pagmamahal ng Diyos na siyang dapat natin ibahagi sa iba. Ngunit hindi lang sa araw ng pamamahinga o sa araw na ito tayo nagmamahal, kundi araw-araw dapat tayo nagmamahal. Araw-araw hanggat tayo ay humihinga. Kaya naman mga kapatid, sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang ng banal na misa, hingin natin ang grasya ng Diyos upang tayo ay patuloy na huminga para sa pagmamahal. At sa pagpapahinga natin ng ilang oras o araw, magkaroon nawa tayo ng lakas upang patuloy nating maibigay ang ating sarili sa ating mga kapwa.
Kaya naman po mga kapatid, lagi niyong pakatatandaan, hanggat humihinga ka, magmahal ka. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama na tinawag tayong maging Kanyang malalayang mga anak sa pamamagitan ng Kanyang anak na si Jesucristo. Sa bawat panalangin, ang ating sasabihin, Panginoon, ng araw ng Pangilin, basbasan mo kami. Panginoon, ng araw ng Pangilin, basbasan mo kami. Ang lahat ng mga Kristiyano, naway ituring ang mga utos ng Diyos bilang pinto sa kalayaan mula sa pagkakasala, manalangin tayo. Panginoon, ng araw ng Pangilin, basbasan mo kami. Ang lahat ng mga mambabatas, naway gumawa ng mga makataong batas na maglilingkod para sa ikabubuti ng lahat, manalangin tayo. Panginoon, ng araw ng Pangilin, basbasan mo kami. Ang batas naway huwag nating ilagay nang higit pa sa ating pagkatao, bagkus unahin ang pagpapatupad ng dakilang utos na magmahalan tayo, manalangin tayo. Panginoon, ng araw ng Pangilin, basbasan mo kami. Sa mga nababahala sa kanilang karamdaman, naway makatagpo sila ng kaginhawahan at lakas sa mga taong nagmamahal at kumakalinga sa kanila, manalangin tayo. Panginoon, ng araw ng Pangilin, basbasan mo kami. Panginoong Diyos, naway maging paanyaya sa amin ang bawat batas mo upang mahalin at paglingkuran ng aming kapwa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Itong alak at tinapay ay handog sa iyo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayang, tanggapin iyong basbasan. Nang sa amin maging tunay na katawa at dugo ng iyong anak. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong marapat na ganapin ang banal na paghahain sapagkat tuwing ipinagdiriwang ang alaala ng anak mong nag-aalay, ang pagliligtas niya sa tanan ay nangyayari upang aming pakinabangan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan,
Tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa
pagkagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Lingapin mo
at kapagan. Anyaya mo'y lumapit sa'yo, huwag magkubli, huwag kang magtago. Sa bawat sulok ng mundo, ang lingkod mong hahanap sa'yo. Ang tawag ko'y iyong pakinggan, lingapin mo at kahabagan. Panginoon, aking tanglaw, tanging ikaw ang kaligtasan. Sama-samang ilayo mo ako. Ang sugo mong umiibig sa'yo. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, padaluin mo sa amin ang batis ng Espiritu ng iyong pag-ibig upang kaming pinapagsalo mo sa pagkaing iyong bigay para kami pagbuklurin ay magkaisa sa pananalig sa iyo sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, ang patuloy po na paanyaya sa atin bilang mga alagad ng Diyos, nawa habang tayo ay humihinga, tayo ay patuloy na nagmamahal. Hanggat tayo ay nabubuhay, patuloy tayong nagbibigay ng sarili para sa iba.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa taglayang pag-ibig ng mahal na pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin.